Araw-araw niyang ginagamit ang suklay at sinusukat ang kwintas habang tinitingnan niya sa kanyang anino sa tubig kung siya ba ay maganda. Isang araw, nang suot ni Maria ang kanyang suklay ang kwintas, ay tinawag siya ng kanyang nanay. Maria! Magbayo ka na ng palay! Ang wika ng ina. Opo! Sagot ni Maria. Ngunit, hindi siya kumilos. Tuloy lamang siya sa pagsuklay. Maria! Magmadali ka! Ang tawag na muli ng kanyang ina. Wala tayong bigas na isasaing! Opo, sandali po lamang! Ang tugon ni Maria. Ngunit, hindi niya inaalis ang kanyang tingin sa kanyang anino sa tubig. Maria! Sinasabi ko na sa iyong magbayo ka ng palay! Madali ka! Ang galit na utos ng matanda. Tumayo si Maria at tuloy-tuloy siya sa bayuhan ng palay. Hindi na niya naalis ang suklay at kwintas. Alam niya kapag galit na ang kanyang nanay, kaya't nagmamadali siyang sumunod. Nagbayo na siya ng nagbayo ng palay. Pagkatapos ng ilang sandali, siya ay pinawisan. Napupuno na ng pawis ang kwintas ko, sabi ni Maria. Hinubad niya ang kwintas. Inalis ang kanyang suklay. Sinabit ang mga ito sa langit na noon ay mababang-mababa at naaabot ng kamay. Habang siya ay nagbabayo, ay tinitingnan lang niya ang kanyang suklay at kwintas. Ang ganda-ganda ng aking suklay at kwintas, sabi ni Maria sa kanyang sarili. Pagkatapos na pagkatapos ko ng pagbabayo ng palay, ay isusuot ko ulit ang aking suklay at kwintas. Binilisan ni Maria ang pagbabayo ng palay para matapos siya kaagad at naisuot niya uli ang kanyang suklay at kwintas. Tumaas ng tumaas ang pagbuhat niya at dumalas ng dumalas ang pagbagsak nito sa bayuhan. Umaabot na pala ang dulo ng pambayo sa langit, pero hindi niya napapansin. Sa palay nakatitig si Maria, tinitingnan kung malapit na siyang makatapos magbayo. Itinaas pa niyang lalo ang pagbuhat ng bayo upang lumakas ang pagbagsak nito sa bayuhan at nang madaling mabayo ang palay. Sa bawat pagtaas pala niya ng pambayo, ay naitutulak niya ang langit palayo ng palayo. Nang mapansin ni Maria ang nangyayari, ay mataas na ang langit. Tangay-tangay ang kanyang jingkong suklay at kwintas. Hindi na niya maaabot ang mga ito. Tumaas ng tumaas ang langit. Tumaas din ng tumaas ang suklay at kwintas. Noong gabing yaon, ay umupo si Maria sa may bintana at tinitingnan niya ang langit na ngayon ay mataas na. Hinanap niya ang kanyang suklay at kwintas. Naroroon ang kanyang gintong suklay at siyang naging buwan. Ang mga gintong butil ng kanyang kwintas ay nagkahiwa-hiwalay at siya namang naging mga bitwi. Lalong maganda ngayon ang aking gintong suklay, sabi ni Maria. At anong kinang ng mga butil ng aking kwintas? Wakas.